Sa mga pumili ng faith card, dito niyo reading. Tingnan natin kung bakit napanaginipan mo yung inyong tao. I'm sensing money concerns. I feel like this is kind of like a warning sign from heaven. Parang pinapakita sa inyo ng Panginoon yung mga tao nagsisinungaling. Okay? Sa yung panaginip, nakita mo kung sino yung ahas at kung sino yung hindi. Actually, yung mga panaginip mo, talagang protection ng Panginoon yun. Okay? At saka, I feel na naiiyak ka kasi nakita mo yung realidad sa iyong panaginip. Ngayon, i-clarify natin yung cards. So, sabi nila, i-cleanse ko muna. So, just go ahead and cleanse. So, i-clarify natin. I feel these people, you know, pollute your mind. Parang pinapalabas nila na mabuti silang tao. Pero sa panaginip, nakikita mo sila ay ahas. Anyway, I feel hindi nila matatago yung tunay nilang kulay. Whether they like it or not. At marami rin mga tao na kagaya mo napapanaginipan na masama silang tao. I feel like in the future, no one will trust them or no one will listen to them. Kaya ka pala pinoprotektahan ng Panginoon kasi ikaw ay malapit sa Kanya. So, napanaginipan mo siya kasi ito yung tao na nag-curse behind the scenes. I feel na hindi mo naman siya pinapansin kasi busy ka lang sa work, but that God wants you to be aware that this is somebody na kinagurse ka para maging stagnant kung ano man ang ginagawa mong trabaho or pwede rin sa negosyo. Kasi ito yung nangyari. Nakita niya siguro na sinaswerte ka sa yung ginagawa. Yung panaginip mo pinapakita na nagkakursyo sa inyo or pwede rin may mga quotes siya sa yung panaginip na nabanggit niya na masama siya or yung mga paniniwala niya na hindi naman maganda. Talagang questionable yung pag-uugali niya sa yung panaginip. Ngayon, ginagawa to ng Panginoon kasi maybe you're so open towards others at saka easy ka na mag-trust at saka I'm sensing na close ka kay God kaya yun nga pinoprotektahan ka niya at saka parang sinasabi ng Panginoon na huwag ka masyadong open sa social media kasi maybe you're somebody who used to post things sa social media and you're not really aware na may mga tao na nangungulam kung ano man ang ginagawa mo. Okay, tsaka, you know, yung mga tao na yan, meron silang crab mentality issue na instead maging masaya para sa'yo, tuwing nagkakaroon ka ng swerte, sila pa yung nagpapabagsak sa'yo. I feel na whomever that you dream about, this is definitely an illusionist and you could have thought that this person is definitely a friend, what we call this a relative that you can trust, but that behind the scenes, this is someone na deceitful. Ngayon, I feel here with this calm energy, ayaw ng Panginoon na ma-disrupt na taong yun yung napanaginipan mo yung iyong buhay. Kasi so far, maganda naman ang buhay mo. Yung malungkot talaga dito is kung sino man yung napanaginipan mo, you consider that person as a friend or someone that you're really close with. Okay? And I feel na naiiyak ka kasi dahil napansin mo doon sa panaginip mo na talaga yung realidad. At hindi ka talaga makapaniwala doon.
So anyway, this is definitely a person that you used to love and care for. Yung iba sa inyong kapamilya nyo or kasama nyo sa apartment, pwede rin. Yung iba naman sa kanila, baka may baby na or may jowa, pwede buntis din. I feel here as well na kung may karelasyon man kayo, baka nag-curse din siya na sana magkaroon ng third-party situation sa iyong relationship. Ayoko nila talagang umangat sa buhay at ayaw ka rin ng taong ito na magkaroon ng lover. Okay? So, nakita niya na minamahal ka na lover mo, busy ka pa sa work, at saka yung gusto niya manatili kang humbled or kagaya nun dati, nawala kang trabaho or nasa mababang posisyon ka. Kasi itong tao na to, kasi naman tong nangungulam sa'yo, sila yung tao na may stable job, gusto lang nila sila lang yung bida, and so on. Pero I feel na di tatagal ang panahon na nandito sila kasi they are being, what they call this, they are being caught on with their lies. Bitter rumors is also what I sense. And I feel like with the hope card being here, ibig sabihin lang nun, talagang pinapakita ng Panginoon sa mga tao na itong tao na to ay salbahe. At gusto lang niya, siya lang yung number one, siya lang yung may ganito at ganyan, and so on. Kasi matagal na niya itong ginagawa. Yung malungkot dito, guys, kahit malapit niyang kaibigan, mga relatives, katrabaho, kinukulam niya. Kasi gusto niya mag-ending kung ano yung mga magagandang bagay na meron sa kanyang mga kaibigan at kakilala. Ngayon, itong tao na to, makasarili siya. Okay, tsaka feeling niya siya lang yun talaga nasa taas. At tsaka siya lang yung may lover. Ayaw niya kasi yung nahihigitan siya. Yun yung kanyang pag-uugali. Ngayon na panaginipan mo siya kasi pinapakita sa panaginip mo kung ano yung tunay niyang ugali. Okay? Nilalayo ng Panginoon yung mga masasamang tao sa mabubuti. So we have the faith here. So kaya may napanaginipan dahil din sa faithful ka sa Panginoon. At pinoprotektahan ka niya against sa mga taong masasama, nilalayo ka talaga. As you can see here, maybe until now you didn't find any good friend at all kasi nga nalayo ka ng Panginoon, di ba? At napapansin mo rin yun at naiiyak ka na na-realize mo na wala ka palang tunay na kaibigan sa paligid. But it's for the best to be honest with you. Because remind yourself na if there is a door closing, there's opportunities that's coming in. At saka, you know, by you not having snakes around, makita mo rin yung mga tao talaga na mabubuti. So, anyway, let's see what else do we have here. So, we have this one in either way. So, we have the hunch. Kaya ka nagkaroon ng panaginip, guys, kasi baka naman hindi mo pinapansin yung inyong hunches. And with a dream, I feel like if ever you let go of this person, there will be another door that will be opening for you. Kasi sa ngayon, nasa alanganin to, and dahil nandito pa yung ahas sa inyong buhay. So, we have this one here in either way. So, I think this is more likely spiritual warfare kasi dinidim niya yung light mo. Kasi, you know, ayaw ka nga niyang umangat at ayaw niya din sigurong gawin mo yung iyong mission. Maybe this person is somebody who work for evil, to be honest with you. At saka, again, siya sa mga taong mabubuti. So, sa iyong panaginip, pinapakita yung tunay niyang kulay na hindi naman siya kind-hearted. At hindi naman talaga siya yung tao na mabuti, okay? At, yeah. With a do-it being here in either way, gusto sana ng Panginoon na iwasan mo tong tao na to. Kasi maybe until now, you're pleasing this person. We also have the alone here. We also got this in either way. So, gusto sana sabihin ng Panginoon na maging cautious ka na sa taong ito. Baka kasi nahayaan mo lang siya sa inyong buhay. So, we have the new in reverse. So, inahadlangan niya yung mga magaganda sana mangyari sa inyong buhay. So, also got so sweet here. So, ito yung tao na
Hindi lang career yung kanyang ini-stop, kundi pati yung magandang relationship mo. Kasi siguro napapansin niya na aswitan yung tao at swerte ka sa love life. Kaya pati yun, yun yung inaalis siya sa inyong buhay. So, I really feel na naiiyak ka kasi hindi mo talaga akalain. Kasi first of all, ang ganda ng reputasyon niya dito sa 3D realm, pero pagdating sa panaginip, sa 5D, hindi na maganda. At saka siguro napapansin mo rin yun sa kanyang fight na meron din siyang pagka-evil. I feel na sa pananalita din niya talaga. So anyway, tinan natin kung ano pa. I'm sensing evil karmic. And talaga na sense ko yung true colors, okay? So, I feel na mabait ka kaya ganun. Kaya kanya rin pinagtitripan because maybe this person is aware na you really definitely work for God, okay? Dahil nga mabuti ka. So, ito yung tao na nagpapanggap na mabuti but behind the scenes, you know, sinisira niya yung balance ng mga tao so that they may not move forward. So, this is somebody na talagang evil. Di mo talaga akalain na nagka-curse siya. At saka, pinapakita sa panaginip mo na siya yung dahilan kung bakit nagkakaroon ka ng problema sa buhay. See, at marami kang heartbreak. As you can see there. Kasi until now, you're not actually releasing this person, kaya nagkakaroon ka na ng panaginip about him or her. Kasi pinaprotektahan ng Diyos yung venture mo as of this time, kasi may chance sa yun na magkaroon ng fortune. So, iwasan nyo rin na mag-post-post. Yun yung mapapayo ko sa inyo. Mag-deactivate na lang kayo ng account kasi baka naman yung mga pinapost mo, kinukulam niya yun. Okay, so anyway, mag-introvert kayo guys. Kung gusto niya talaga mag-posting or mag-keep ng memories, just make a scrapbook na lang, you know, para hindi na niya kulamin yung mga bagay na yon. Syempre, huwag maipakita sa iba yung scrapbook. So anyway, with regards to this one, kaya mo siya na panaginipan kasi ito yung tao na nagpapanggap nga mabuti but behind the scenes, ayaw ka niya talagang umasenso. Makasarili siya. At saka, you know, gusto niya rin na yung tao mo, iwanan ka. Tignan naman natin yung kanyang karma kasi nakita ko ang dami niyang ginagawang kalokohan behind the scenes. Okay? I feel na itong tao na to ay mapagmalaki. Okay? I feel na nagbibigay rin siya ng sickness pills. Kaya madalas ka magkasakit. Ganon din yung mga kakilala niya. And I feel na until now, itong tao na to, hindi pa rin siya nagbabago. Kulam pa rin siya ng kulam. And it's destined to happen talaga na ma-identify mo na itong tao na to ay masama at nakakarma na siya kasi lumalabas na ang kanyang baho at wala na siya mauutong tao pa. Another dimension to me. I feel a third party situation to be honest with you. So, yung kanyang karma, wala siyang future. As you can see here, iiwan siya ng mga tao dahil siya ay deceitful. As you can see, tsaka dahil doon naiiwan siya, binablock siya ng mga tao. As you can see, kasi I feel na with the star being here, tsaka ito, kasi had lang siya sa mga biyaya ng mga tao. So, isa rin sa kanyang karma, guys, kung ano man na meron sa kanya ngayon, yan ay something na hindi naman meant para sa kanya. And someday, mawawala ito. And then, with regards to this one, so, siya yung magkakaroon ng issue.
With regards sa kanyang love life, dati sa kanyang stubbornness na hindi siya tumigil sa pangkukulam. So, siya mismo mawawalan din ng love life, mawawalan ng trabaho, yun nasa sense ko. At saka hindi magiging peaceful ang kanyang buhay kasi nabanggit ko wala siyang future. Dahil first of all, kung naman na meron sa kanya, it's not something meant for him or her. So, it's being removed from him or her. Okay, so anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person, and God bless all of you. Sa mga pumili ng family card dito ng reading, tingnan natin kung bakit mo napanaginipan yung iyong tao? Okay. I feel nabibigyan ka ng grasya ng Panginoon, but sa panaginip mo, mayroon certain na warning na dapat mo rin makita. I feel na may tao sa inyong buhay na mayroong evil intention. At kinakaigay ng Panginoon na malayo sa taong ito. See, speaking of deceitful person, okay? Ngayon, i-clarify natin yung cards. I feel na masyado kayo mabait sa inyong kapwa to the point na kahit yung deceitful na tao, mabuti rin kayo sa kanya. Maybe because of the reason that you could be thinking na lahat ng mga tao sa paligid mo ay kagaya mo na mabuti. Pero sad to say guys, okay, hindi lahat ng tao ay mabuti. Yun yung dapat mo rin makita sa realidad. And that's the reason why God is definitely protecting you from harm and making you see yung nasa paligid. I feel now number one pile. So, just look at it kung you felt drawn to it, okay? Pero kasi itong napanaginipan mo is more on a plot. Maybe against your family, against you, or against people. Okay, I feel na kaya mo ito napapanaginipan yung mga intention nila kasi you are actually somebody, you know, who should pray for people na mabibiktima niya. At saka, yeah, you really have to also protect yourself from this person. Kasi kung sino man itong tao na to, you know, maybe loyal ka sa kanya or pwede rin na talaga nagtatrust ka sa kanya, but yet, you know, behind the scenes, meron kasi siyang plot. Parang wala siyang pakialam kung close ka sa kanya and so on. Kasi itong tao na to, I'm sensing yung makasarili na vibe sa kanya. At itong tao na rin na to, ayaw niyang makinig. Okay, patuloy siyang gumagawa ng masama behind the scenes. Ngayon, yung kanyang plot dito, maybe may balak siya na encourage ang isang tao na magkaroon ng third party situation. I feel na on the end of the divine, pinipigilan niya yung taong ito, but yet hindi siya nakikinig sa Panginoon. Kaya, napanaganipan mo na lang so you'll be aware. Maybe you dream na may third-party situation na magaganap and so on. So, I think what you have to do here is definitely pray to heaven to protect your connection at saka, you know, maging close ka sa yung tao at saka be protective na rin kung gusto mo ma-maintain yung relationship. Ngayon, yung panaginip mo na yan, I'm sensing na talagang naiyak ka kasi, you know, I feel na marami siyang binibiktima. Parang nag-aalala ka sa mga biktima niya. Yan ang nangyayari. I feel na matagal niyang madalas na tinatarget is yung mga tao na paangat sa buhay or mga influencers, pwede rin. Or may mataas na posisyon, pwede rin may promotion, maganda yung status, yung title, and so on. Ngayon, napanaginipan mo tong tao na to kasi may plot siya.
May plot siguro siya na may ibigay siya na hindi maganda, may plot siya na magrebelde, kung ano man yan, para malasin yung isang tao. Ngayon, with the light being here, kaya mo to na panaginipan kasi you're being divinely guided by heaven to ignore this person, or maybe some of you could have that mission work on earth na banggitin mo yung iyong panaginip. Kasi whatever your dream is about plots of others against someone. See, deceitfulness here. Yung malungkot kasi dito, guys, kapamilya yung iba sa kanila, tapos ginagawa nila ng masama. Ngayon, yung ibang mga nanaginip dito, siguro yung panaginip mo is itong tao na to, deceitful, nagko-control, as you can see. At pinipilit niya yung isang tao na mawalan ng trabaho or pwede rin na mawala sa kanyang ginagawa. I feel na naiyak ka talaga kasi mabigat yun ang panaginipan mo. At I feel na naiinis ka rin dahil yung tao na to ay masama. So anyway, you have this card, family. So I feel na yun ang panaginipan mo is more likely nakita mo yung deceitful na tao na may pinabalak na masama against a person na talaga nananahimik lang. I feel na yung masakla pa dito is mga binibiktima niya talaga. You know, wala namang ginagawang masama sa kanya. And I feel that that's also the reason why you could be questioning kung bakit niya to pinaplanong gawin. Okay, I'm sensing here na hindi talaga siya mabuting tao, guys. At baka ito yung tao na maybe they work for evil or hindi talaga siya close kay God. Kaya ito yung nangyayari na instead na gumawa siya na mabuti, masasama ang bagay yung kanyang ginagawa. So we have this one in reverse. Oh, bumagsak siya pero ganun pa rin, okay? So, yun ang panaginipan mo, you know, parang pinipilit niya talaga na mawala sa posisyon yung tao na mataas yung nangyayari sa career. So, binablock din niya yung blessing sa mga tao. So, you have the one in reverse. We also got this make a wish. Ito'y malungkot, guys. Talagang ahas siya. Yung masakla pa dito with the one in reverse. Sa 3D kasi, hindi alam na mga tao na ganito pala siya kasama. At siya yung dahilan kung bakit close yung doors sa ibang mga tao. At yung iba ay minamalas with regards sa career. Okay, and look at this one. So, kaya mo yun ang panaginipan, guys. Kasi maybe something is happening to your life. With regards sa iyong career, nagsisimula ka pa lang with regards sa negosyo at pinaprotektahan ng Panginoon yung ginagawa mo by showing to you that dream. So we have this one in either way and we also got this. So pinapakita rin sa iyo ng Panginoon yung dahilan kung bakit nagkakaroon ng something na imbalance sa iyong buhay. Feel na naiyak ko kasi hindi mo talaga akalain, you know. With the creativity being here, so binablock din niya yung iyong creativity. Okay, lahat na yun nasa sense ko kasi ayaw kanyang paangatin. Tingnan natin kung ano pang meron dito. So napapansin ko na maraming mga tao siguro na pinapakita na sa kanila yung tunay na kulay. Kung sino man yung masama sa kanilang buhay. Kasi kahit si pal number 1, ganun din. I feel hindi mo talaga siya mapagkakatiwalaan. And I feel na iba sa inyo pinatrabaho kanya. Or pwede rin siya yung nag-encourage ng third-party situation sa inyong love life. And I feel na this is somebody na you trust for a long time, kaya talaga nasaktan kayo with regards sa panaginip. Kaya mo siya napanaginipan kasi nga pinaprotektahan ka ng Panginoon because you will have blessings coming in at hindi lang yun, magkakaroon ka rin ng jowa. And by you removing that person, di ka magkakaroon ng problema sa third party situation in the future. Kasi maybe you are somebody who has something that is growing, can be it's about relationship or can be it's about sa pera din.
Okay, so far naman, this is somebody na hindi talaga maka-Diyos at saka talaga masama siyang tao. Kaya niya to ginagawa kahit sa mga tao na malapit siya. I feel na, you know, maraming mga tao sa kanyang paligid talagang stagnant yung kanilang career dahil sa ginagawang kalokohan ng taong ito. So anyway, tina natin yung karma ng taong ito sa paggawa ng masama sa kanyang kapwa. I feel na pinapakita talaga nila sa iyo yung true colors ng taong ito. Evil plots is really what I sense. I feel na iba sa kanila ay nasapian ng evil spirit. Or maybe there will come a point when ganun yung mangyayari. Magkakaroon ng... Baka mabalitaan mo na lang. Na nadala sila sa pari or manggagamot. So anyway, maybe they do have evil entity within. At saka sa time na hindi na niya makontrol yung kanyang sarili. That is when the evil entity take control of the body, okay? So, yung kanyang karma, guys, hindi nagagana kung ano man ang mga ginagawa niyang kasamaan. So, sa kanyang love life, magkakaroon din ng third-party situation. Kasi yun yung minamanifest yung mangyari sa mga may jowa. Yung kanyang karma rin, iiwan siya ng kanyang mga kaibigan dahil masama siya. At saka, I feel na maiyak siya dahil doon. So, I feel here as well na yung mga tao talaga na upright, yung malapit sa Diyos, silalayo sa Kanya. And then yung isa rin sa kanyang karma, guys, with regards sa money, mawawalan siya ng pera. Okay, at saka malungkot ang, I feel na malungkot talaga yung energy. So madalas mawawalan siya ng trabaho at saka yung love life. Maalis, as you can see here, di siya magiging masaya emotionally kasi maybe kung magkaroon man siya ng jowa, kinagamit lang siya for passion at saka hindi niya mapipigilan yung mga tao na mag-accelerate. Okay, at I feel na may namalas siya paulit-ulit. So I think what you need to do here is talagang tingnan yung kanyang buhay. Okay, para ma-identify mo kung siya ba talaga may gawa neto, kaya siya nakakarma. So, sana magbigay linaw sa iyo mga panaginip mo and take it as something na talagang protection ng Panginoon for you. And yeah, don't forget to say thank you to God na binigyan kanya ng warning sa inyong panaginip. So anyway, that's it guys with your reading. I just hope this may give you some insight about your person and God bless all of you. Sa mga pumili ng color card, ito yung reading. Tignan natin kung bakit mo na pinaginipan yung iyong tao. I feel like this person is someone na jealous sa iyong career. You could be somebody that is charismatic or nasa spotlight at gusto rin niya maging kagaya mo. I feel na pangat ka sa buhay mo. I feel na for some of them, they could have a crush on you. So, ito lang for some of you guys, okay? But yet, I don't feel na siya yung type mo. Na tao na gustong makasama kasi you could be somebody na aware na this isn't a good person. At nasias ko rin ang heavy sa mata kasi yung panaginip mo sa kanya siguro ay hindi mabuti. Or parang kinokontrol ka by dreams na maging kayo. Or maging friends mo siya. So anyway, clarify natin yung cards. I feel na ahas sa paligid, to be honest with you. Itong tao na to, baka ginagayuma ka niya. Kung sakali man siya yung tao na may gusto sa'yo,
Ngayon, sa kanyang panggagayuma, nakita mo sa panaginip na maganda yung nangyayari sa panaginip, but in reality, umiiwas ka sa kanya kasi maybe you discovered something about him or her. Okay? So, I feel na yung rason niya kung bakit kanya nagugustuhan kasi maybe you're somebody na you have lots to offer. Maybe you're someone na mayaman, as you can see here, at saka gusto niya sana na maging parte ng inyong buhay para magkaroon siya ng yaman. So, this could be a user. Okay, I feel na iba sa inyo, maybe it's about a lover that's really in love with you, or pwede rin kasing hindi naman kaibigan or kakilala mo lang na gusto ka maging kaibigan, pero you know, ayaw mong maging kaibigan siya. So, napanaginipan mo siya kasi this is somebody who really tried to control. Kasi napapansin niya siguro na you are busy at your work. So, this person is kind of like manifesting you back in their life or to gain control in your life. And then you're receiving these warning signs or dreams. Kasi I'm sensing na parang sign lang yon na itong taon na to kinukulam ka. Or minamanifest ka niya. Kasi with the hoping, minamanifest ka niya sana na pansinin mo siya kasi you're busy with work. But yet, hindi maganda yung kanyang intention. Kasi first of all, itong tao na to ay deceitful. Liar is what I sense. At saka naiinis siya kasi hindi mo siya pinapansin. So, ginawa niya ay, you know, nilagyan ka niya ng gayuma. So, anyway, maglalagay ako ng Reiki video na mga katulong sa inyo to release from whatever spell such as person has put on to you. Okay, so anyway, this is, don't worry, okay, safe yung video na yun. Yun talaga yung ginagamit ko rin to remove negativity. Okay, at anyway, with regards to this person, you know, as I told you, gusto niya maging friend mo. Gusto niya maging connected sa'yo kasi first of all, nakita niya kasi na ikaw ay mayaman. So, baka ito ay social climber na person or pwede manggagamit, okay? So, I feel here as well na gusto mo sana na i-busted siya at mag-sorry kasi hindi mo nakita na mabuti siyang tao at saka feeling mo kasi if ever this is a person that's part of your life, I feel here na maraming away, galit ang mangyayari. Kasi first of all, itong tao na to ay, I feel na lustay. Okay? At manggagamit talaga ng tao kasi yung buhay niya ay ganito. Na nasa lust siya. To be honest, okay? So, iniisip niya na by having a person like you, magkakaroon din siya kung anong meron ka. Kaya pinipilit niya na maging karelasyon mo or pwede rin maging kaibigan mo para maging connected kayo sa isa't isa. But I feel here na hindi niya talaga makontrol kasi I feel na in the reality here, ang balance ng inyong mind. Okay? Alam mo na hindi mo siya dapat maging friend or maging lover. Kasi I feel na hindi mo talaga siya type. Okay? So itong tao na to watchful sa'yo as you can see here. 26, ito yung dapat niya malaman na hindi naman talaga kayo meant for each other tsaka huwag niya sanang pagpilitan yung sarili niya sa inyo. Okay, feel na yung spell work didn't work on you, it backfired on him or her kasi nasense ko sa energy, siya mismo yung talagang gusto maging parte ng inyong buhay. Okay, mapilit na vibe. Kasi nga, you know, napunta sa kanya yung kung ano man ang love spell na yan or attraction spell, whatever it is. Kaya yun nga, masyado siyang nakafocus sa'yo. So, as you can see in your reading, hindi ka naapektuhan. Okay? Kasi nag-backfire yung spell niya. So, nakita niya kasi guys, umaangat ka. At saka naisip niya na gawin ka na tool para siya rin ay umangat. Okay? Kaya gusto ka niya maging friend or gusto ka rin niyang maging jowa. So, we got a time machine here in either way. So, we also have this one in either way. Maybe this is somebody na past person mo na gusto niya sana i-unblock mo siya. Kaya kanya kinukulam. Okay? Kasi klinos mo yung door. At saka, I feel na may energy talaga ng galit
Maybe may ginawa siya masama sa'yo, kaya andyan ako siguro galit ka. At saka by the dreams, retry niya na ialis or ilesen yung galit mo sa kanya. So you have to work here. And we also have this one in eatery. So hindi siya abandoned, guys. At nakikita ka niya na may trabaho, kaya ikaw yung kanyang tina-target kasi feeling niya mayaman ka. Or mabibigay mo sa kanya lahat ng kagustuhan niya. So anyway, tinan naman natin kung ano pang meron. I'm sensing kind of like karma reading. So, parang gusto na talaga nilang ibigay yung karma. So, we will just take it as karma reading already. Okay, guys? Kasi yun yung gusto nilang ipakita sa atin. Actually, habang nagsishuffle ako, sumasakit yung right hand ko. Ibig sabihin nga nun, meron kayong negative emotion na sa kanya. Kasi nga doon sa kanyang nagawa before, or maybe dahil sa kanya mga pinapadalang mga curses sa'yo. So anyway, yung kanyang karma, guys, so broken-hearted siya kasi may kita ka niya with somebody else. Okay, especially if this is one of your suitors, yun nga, masasaktan siya. So this is somebody na talaga nakafocus sa'yo, pinapadalan ka rin ng passion spells. Pero one of the karma of this person, na kahit na may jowa ka or single ka, hindi mo pa rin siya papansinin. As you can see here. So, yung karma rin niya, with regards naman sa career, mamalasin siya sa career. Tapos, sakitin din siya kasi pinipilit siya ng Panginoon na ilayo yung kanyang sarili sa ginagawa niyang pagmamanipula. And I feel na may iyak siya kasi dahil sa kanyang pagkakasakit, nawalan siya ng trabaho. And I feel this is a tool of God, yung sickness niya, para mapabalik sana siya sa tama, sorry. Mapabalik siya sa tama, pero I don't feel na nagbago siya. Ito siguro yung tao na sakitin din. Okay? And you could be wondering kung ba't siya sakitin. At saka, yeah, kaya siya nagkakasakit kasi pinipilit siya ng Panginoon na magbagong buhay. Okay? At saka, yeah, ialis yung kanya sarili sa mali niyang gawain. So anyway, that's it with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your person. And God bless all of you. Sa mga pumili ng passion card, ito yung inyong reading. I feel na you could be somebody who's a messenger for people around you. And I feel na sari-sari kasi yung mga panaginip mo. At lahat ng mga panaginip mo ay may meaning. I feel this is a way that God wants you to know that some of your dreams are in reality or mangyayari. At iba siguro sa inyo, you're doubting your dreams. Pero yun nga, yun yung parang future pa. At saka malungkot ka kasi some of your dreams is hindi maganda, hindi positive. And sorry, talaga nag-hope ka na sana di na lang yun mangyari sa tao kung sakali masama yung panaginip na yun. Ngayon, let's see what else do we have here. I feel these are warning signs of heaven, yung mga panaginip mo. So, I feel na yung reading natin is about the collective people that you dream about. Kasi marami ka na panaginipan. At saka, I feel na most of your dreams come true. Clarify natin. Kasi parang undeep ng energies. Okay. Iba sa inyo, you felt drawn to look at other piles, especially if kung yung panaginip mo is about a deceitful person. Kung sakali man, this is something to do with people that are good,
Nakita mo yung future na mangyayari sa kanila. I feel na iba sa kanila na panaginipan mo na mawawala ng trabaho. And you could be here wondering kung makakatotoo ba yung mga panaginip mo. I'm sensing it still depends, to be honest with you. Kasi maybe you dream of certain things para maiwasan mangyari yung mga negatibong bagay sa future. So, with this one, guys, okay, ito yung about sa yung panaginip. I feel na yung panaginip mo ay mangyayari sa future. And some of you are being called on to share your dreams out there. Kasi makakatulong yun para maiwasan ng mga tao yung masamang mangyayari. Ngayon, I feel here na ito yung malungkot, guys, kasi nanaginip kayo pero hindi mo sineshare yung dream mo. So, yung gusto sana mangyari ng Panginoon, have this courage to express your dream. Especially if it will help some people in your life, okay? And I'm sensing na mahal ka ng Diyos, kaya kanya pinagkalooban ng ganung klase mga panaginip para maghihanda ka rin sa future. I feel here na yung panaginip mo rin can be about plots din na masasamang tao na may balak gawin sa mga taong focus lang sa kanilang trabaho. Ngayon, ito yung malungkot kasi you could be somebody na ayaw mo sumunod sa gusto ng Panginoon kasi gusto niya sana na gawin mo is i-post mo yung iyong panaginip or i-share. Wag kang mahihiya. Kasi isa yun sa calling mo. And God wants you to surrender to this mission work na meron ka. And with that transformation and homeless, I feel na napanaginipan mo to. Kasi there will be changes on some people na baka mayaman sila sa ngayon, pero darte ang panahon, maghihirap sila. Next that we have is this one. So, I feel na yun nga, binabaliwala mo yung panaginip. I feel na yung panaginip mo talaga ay magiging help sa maraming tao. So, gusto sabihin ng Panginoon na you do have these dreams because of the reason na kailangan mo talaga tong ibahagi mo sanang baliwalain kasi baka mawala yung gift na bigay sa iyo ng Panginoon. And maybe with the apology being here, siguro iba sa inyo, you feel guilty that you're not sharing your dreams tapos ay mangyari. So, matutukan na sana sa pagkakamali mo before. So, this time around, you really have to share your dreams. Kasi with the passion being here, it just mean like you have that caring vibe about others. Okay, kaya pinagkalooban ka ng Panginoon ng ganitong kapangyarihan na by your dreams you're seeing what will happen next. Okay? Kasi inisip ng Panginoon na ikaw yung mainam na tao na bigyan ng ganong panaginip. Kasi first of all, you do have a good heart. So anyway, let's see what else do we have here. And illusions are going to be erased. Maybe by your dreams is kind of like giving reality check sa mga tao. So you are my sunshine in either way. We also got that strong here in reverse. So gusto sabihin ng Panginoon din sa inyo na sana whether you are my sunshine, acknowledge mo yung panaginip mo as something na blessing. Huwag mo sana tignan na ito ay weakness. Kasi I really feel here na may mga panaginip ka na maganda at meron ding hindi. At ayaw mo lang i-acknowledge yung pangit. So with the four, so meaning kasi nun guys, mga panaginip mo is about sa mangyayari sa future with regards sa yung tao. At saka, I feel like with regards to this one, I feel na talaga may takot kayong i-express yung panaginip. Kasi maybe you're worried about what will people think about you, but at kailangan mo yung sabihin din. It's a good times being here. So, yung iba naman na panaginipan nyo, guys, baka magkakaroon sila ng opportunity. Kaya kailangan mong mabanggit kasi maybe idadirect mo sila towards the right direction with regards sa business or pwede rin sa career. So, you also have the 10 in either way. Ibig sabihin lang nun, meron ka rin mga signs na magkakaroon ng endings. I'm not sure if it's a good ending or bad ending, but I feel here na yung mga panaginip mo serves as warning sometimes or pwede rin guidance sa mga tao. So sana, huwag mong iwasan yung
mission work na ibahagi yung iyong mga panaginip, okay? At saka learn to apologize na rin kay God kung sakali man na hindi mo na-express yung iyong panaginip. So anyway, let's see what else do we have here. If in some of your dreams may not manifest, lalo na kung pinagdasal mo talaga na hindi mangyari yung masamang pangyayari sa iyong panaginip, okay? I'm sensing that you could be somebody that's really a good person at heart, at saka may care ka talaga sa mga tao. I feel na kaya ayaw mo rin talaga i-share yung iyong mga panaginip kasi minsan ganun yung nangyayari na dahil sa prayers mo, hindi natutuloy yung masamang pangyayari sa iyong panaginip. Ngayon, ito yung iyong cards, alright? So, anyway, napanaginipan mo yun because it's something that is going to happen or it's a reality. Okay, at saka with your cards of justice in reverse, ibig sabihin lang nun na ito siguro yung iniisip mo, yung mga panaginip mo ay, you know, kabaliktaran. Pero hindi kasi ganun eh. Na-sense ko dito sa energy. Kung ano yung panaginipan mo, yun yung pwede mangyari sa future. Ngayon, I feel here na kaya mo na panaginipan yung tao na yun kasi baka may mangyayari hindi maganda sa kanyang buhay. Or maybe this is somebody na wala pa siyang career and then you're guiding him or her patungo sa tamang landas. Kasi maybe kung may career man siya sa ngayon, baka yung trabaho na yun di naman naka-align on what this person is passionate about or sa kanyang talent. Okay, kaya nangyari dito is hindi siya umaangat with regards sa careers. So, definitely, you are going to guide others patungo sa tamang landas. And with the moon being in reverse, it just means like you do have that capability by your dream. You're seeing beyond the illusions. Okay? At saka, sari-sari yung panaginip mo. May napanaginipan ka mawawalan din ng trabaho. I feel na some of you have to realize that this has to happen for some people so that there will be new opportunities for them with regards sa work. At saka dahil sa opportunity na yun, may yaman sila. Okay, at feel na naiiyak ka kasi ibang mga panaginip ay hindi maganda. Ibang panaginip, kung wari ay mawawala yung friend mo, yun nga yung mangyayari. So, I feel na malungkot ka kasi ayaw mong pakawalan kung sino man yung isa sa panaginip mo. Ngayon, gusto sabi ng Panginoon na minsan naliligtas niya kahit mga tao na hindi naman dapat parte ng inyong buhay. I feel na yung rason ng Panginoon kung bakit niya inalis, okay? Kasi siguro na panaginipan mo na may mangyayari sa taong yon. Kasi basically, whomever this is na mawawala sa buhay mo, ito yung someone na humahadlang sa mga blessings, okay? I feel na spiritual warfare. I feel na di mo nakikita kasi na hindi mabuti siya para sa inyo. Kasi maybe, whomever that person that will die or will become sick or so forth. Ito yung somebody na nagdadala talaga ng kamalasan sa iyong buhay, pati sa buhay ng ibang tao. At saka hindi mo naman talaga siya soulmate or soul tribe. So kaya medyo malungkot din yung panaginip mo. So I feel na pinapakita lang sa iyo ng Panginoon yung mga dahilan niya kung ba't ito nangyari and so on. So I feel na all you have to do here is observe. Tsaka, you know, parang masanay ka na ganito yung panaginip mo. At saka, yeah, learn to express, especially if you're aware that that will help some people, okay? So anyway, that's it guys with regards to your reading. I just hope this may give you some insight and awareness about your dreams or situations. And God bless all of you.